So, ipapakita lang ni Doc sa inyo. So, ito yung... po. Ito po yung kay Mel. Mga sisi ko dyan. So, in today's video, nandito tayo ngayon sa Ampong Dental. First time namin dito. So, samahan nyo kami. Alamin natin kung meron ba silang mga promo. And ipapalinis ko din ng ipin yung aking toddler. Dahil sobrang daming cavity. So, tara, let's mga besh. Ayan mga beshi, tapos na tayo with Dr. Ong. Meron lang short interview kay Dr. regarding sa braces. Kasi plan ko nga magpa-braces dahil na-mention ni Doc Yapi sa akin. Doon sa second episode, di ko pa nagagawan. Sobrang busy talaga ako na yung gums ko, kailangan daw siyang i-move. And napansin ko din, pag nagbablog ako,
habang nag-edit ako, napansin ko yung gums ko na sabi ko kay Doc Ong na para siyang nakaangat, nangumukha siyang ano, pustiso. Tapos yung even ko dito, dahil nag-braces na ako dati, nag-move na siya ulit dahil hindi na ako nagsuot ng retainer. Importante yung retainer, Doc. I-explain ni Doc sa inyo, sa ganitong cases, depende, pero lalagay ko sa description box yung contact number ni Ampong para pwede kayo mag-inquire dyan. Doc, sa cases ko, dahil nag-braces na ako before, ano yung masasuggest nyo? Sa case po ni Ma'am, since gusto niya mag-braces ulit, although she did undergo braces na po dati, mas prefer po namin na magsuot siya or we will self-ligating na po na braces. Kasi with self-ligating po, mas less na po yung pain, mas mabilis po yung movement sa ngipin, pero mas din po, mas hindi po aksaya sa time. Although in terms of sa price naman, may difference kasi mas mura po si metal compared kay self-ligating. Yun po. Kay Ma'am naman, and also pag kasi kung busy po si Ma'am, so hindi siya makakapunta all the time sa clinic. So mas prefer po namin si self-ligating kasi nag-move po yung braces on its own kahit hindi po namin ina-adjust. So mas effective po siya. Papakita natin sa kanila, Doc, yung para yung mga hindi familiar. Okay lang ba, Doc, na pakita natin? Para makita nyo kung ano yung... Dati kasi metal na yung ginamit ko, pero mas gusto kong gamitin is ceramic. Kasi yung ceramic, hindi siya masyadong kita. Dahil galing na nga ako dun sa braces na kita siya. So, papakita lang ni Doc sa inyo. So, ito po yung kay metal. Ganyan po yung brackets for metal braces. So, kung kita niyo po kay metal, kailangan po natin ng rubber para po dumikit po siya sa wire. And then, this one po, this is self-ligating. So, kung kita niyo po si self-ligating, parang lock lang po siya, door na may opening. So, we're just going to open that one, tapos ipapasok na po yung wire, lock ulit, ganun na. Pero kung pansin niyo po, mas soft lang po si self-ligating, mas more movement inside so you can play all around. Mas hindi po siya ganun kasakit compared kay metal na intact na po. So, less movement po yung nangyayari. And then, this one naman po, yung gusto ni ma'am, this is the ceramic braces po. So, kung kita nyo po yung bracket, it's almost the same with metal. Intact lang din siya, less movement, pero mas hindi po to kita kasi po, clear po siya. Pero the movement po ng ngipin is same lang din po yung process with the metal braces. Yun po. So, yun siya mga beshi. And dun sa second episode, isi-share ko sa inyo kung mag-start ba ako mag-braces with Ampong. And sana nabigyan namin kayo ng tip and idea. Thank you for watching. Enjoy your day, enjoy your night, enjoy tomorrow morning. And consider subscribing. Hanapin niyo si Doc Ong pag pupunta kayo dito sa Ampong. And meron silang Instagram and Facebook. Backup natin sa screen yan. Bye! And balloon!